sa asawa, sa kaibigan, sa katrabaho, o sa boss mo. Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Maaari kaming mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus boxes at free-to-air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ810AM. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan! Ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. Ngayon ito, tanong natin, tanong galing kay Vina. Sabi niya, good PM po, ma'am and sir. Dudulog lang po ako sa inyo. Ulila na po kaming limang magkakapatid. Yung ate ko po namatay last month. Wala po siyang asawa at anak. Kanino po mapupunta yung naimpundar niyang lupa sa probinsya? So, Attorney Carlos, so ito, silang magkakapatid. Yung magkakapatid, wala na silang magulang. Si ate niya namatay. Ate niya raw walang asawa at walang anak. O, kanino mapupunta? Paghahati anong natitirang magkakapatid. Apat kayo, so divided by four. Ganun kasi ang sabi sa ating civil code. Pag yung ano, yung kapatid namatay at wala nang magulang, wala ring asawa, wala ring anak, ang magiging tagapagmana niya ay yung mga kapatid niya rin. So, hati-hati yung mga kapatid, no? Oo. Wala, I presume walang will. So, Vina, kayo magkakapatid, hati-hati kayo dyan. Equal yan, ha? Hindi yung base sa, ano, ha? Sa ranggo sa pamilya, walang ate, kuya. Hindi porket, kuya. Ano, ikaw yung pangalawa, oo, mas malaki yung sayo, hindi ganon. Pero hindi rin, of course, mapipigilan kung yung isa ay gustong ibigay o gustong magbigay na mas malaki, pwede yung pag-usapan. At least kayo magkakapatid yan eh. Alam mo, alala ko tuloy yung meron tayong hinawakang kaso, no? Alam niyo ho, sa succession talaga, ang anak o ang magulang, kayang mangharang ng heirs yung mga kapatid, di ba? Oo, kaya. Kasi kung yung si ate mo, buhay pa, let's say, yung nanay niyo or yung tatay niyo, mahaharang sila. Di ba? Harang ang mga kapatid. That's mapupunta right sa magulang. O kaya, kung may naiwan tong anak yung ate mo, harang kayo, mga kapatid. So, alam mo, meron tayong hinawakang kaso na ano, yung dalaga yung kapatid nila. Oo, tapos nag-informally adopt. Nag-adopt na, kunwari, pinalabas anak niya, di ba? Tapos, so ngayon, yung mga kapatid, sabi, oops, sa amin to, di ba? Oo, alam kasi nila yung nangyari. Oo, na hindi totoong anak. Na never naman daw, nagka-anak, kasi wala naman daw, hindi naman nabuntis ever yung kanyang kapatid. Oo, dalaga pa yun, no? So, ang laki ng diferensya na, Attorney Nikki, dahil kung totoong nanganak nga yung kapatid nila, wala silang makukuha dun sa properties o hindi sila pwede magmana dun sa properties ng kapatid nila. Pero kung mapapatunayan na hindi talaga ng anak yung kapatid nila, yung anak-anaka naman yung walang makukuha. Oo, kaya gano'n, no? Hirap. Oo. Again, as usual, sabi ko naman, pagdating sa mana, huwag natin masyadong dibdibin yan kasi hindi natin pinaghirapan pera yan. Yes. Diba, gano'n ang thinking ko, ah. Even kahit lawyer ako, when I give advice sometimes to people, pagka ano, kung magdedemanda ba, o ano, akin nga, as much as possible, ayusin nyo, mag-extrajudicial settlement kayo, diba? Attorney Carlo, kasi pag walang will, tapos wala kayong away, yes, walang utang yung property, yes, hindi nyo na kailangan pumunta sa korte. Oo, kayo-kayo na lang. Private agreement dokumento, na lang. Panotaryohan nyo, tapos papapublish yan. Yes, then isasubmit sa BIR, para ma-issue ng certificate authorizing registration, tapos isasubmit sa Register of Deeds, and may issue na kayo ng titulo. Yes, ganun ho, kadali lang. Kung walang maldita na pumapalag sa inyong mga heir, kayo pa mag-usap doon, o ito, dito mapunta sa kanya. Di ba pwedeng pag-usapan yun doon sa deed? In fact, nga doon sa dokumento na kayo-kayo lang ang mag-uusap, samahan nyo lang ng subdivision plan na galing sa engineer. Paghain nyo yan sa Register of Deeds, hiwa-hiwalay na kayo ng titulo. Di ba ang dali? Kaya nga, kaya wag mag-away. Kaya yung iba, yung mga kontrabida ba, wag basta-basta ko kontra. Sige, pag ginawa nyo yan, kailangan nyo pumuntang korte, mahal-mahal ng lawyer. To the point, Attorney Nikki, na pagkatapos ng kaso, baka mas malaki pa yung legal fees na babayaran ninyo. At aabuti ng dekada ito, a dekada, Attorney Nikki. Hala kayo, kami yayaman dyan, di ba? Actually, that's the sad truth, di ba? Ayan. Nangyayari yan. Okay. Problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan? Sa katrabaho? O sa boss mo? Tanong mo, sagot ko!
tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Maaari kami mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus boxes at free-to-air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ810AM. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan! Ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Atty. Nikki De Vega. At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas.